Pre, paring June, good morning. Ayun, so yung kuha natin ngayon, yung top box, paano ko ginawa yung ano, DIY top box carrier. Kasi ito, meron naman siyang kabitan. Ano, meron tong carrier, Kawasaki CT125. Ang kaso pre, maiksi, alanganin yung ano, yung tabas. Ngayon, para safe yung top box natin na ikakabit, malaki kasi yung box na yan eh. 45 liters ito eh. Malaki yung box. Yan yung nakakabit din sa Supremo. Nilipat ko muna dito. Since si Supremo eh, hindi nagagamit, nasa Cavite. Ito yung topic natin ngayon. DIY na top box carrier. Ayan, meron naman siya sarili. Nga lang, maiksi. Sa mga may Kawasaki CT125, alam nila yan. Ito, alanganin. Ewan ko lang sa mga maliliit na box. Maaring swak na rin siya. Pero sa akin, hindi ako satisfied kasi maiksi. Wala isang dangkal. Ito pa, nakausli. Wala na. Ito yung kwan natin. Ito yung base plate. Tingnan mo pa. Since hindi makaurong doon, ito lang ang nakakapit. O, di ba? Wala pang kalahati. Hanggang diyan lang siya. Langanin nga. Ngayon, maganda sana kung nakaganyan. Patong. Medyo mataas. Kaso, langanin din. Ang ginawa ko una, gaya nung sa Supremo dati, lalagay sana ako nito. Kaso, nabiyak. Ito pre, oh. Bigyan ko lang naman kayo ng ideya kung paano. Kasi may mga, merong ilan ganito, CT125 ang motor. Pwede sana ganyan, lagyan yung tabla pre. Tapos, yung drawing na yan, base yan dito. Yan. Base yan dito. Tapos, dito nyo ngayon susukatin, saan kayo bubutas. Okay na sana ito. Ang problema, wala kasi akong barena pre. Manumano ko yung pinako. Tapos, bago mabutas, may nabutas na ako niya, mga tatlong piraso. Kaso nag-crack. Yung pangatlo, tsaka pang-apat, yung bumigay. Yari. Wala na, sayang. Yan, pwede nyo rin basihan yan. Para maging elevated siya, ito kasi ang mangyari, ito yung kakabit dito sa carrier. Tapos yung box, yung plate, ito naman, bubutasan mo ulit panibago para naman dito sa kahoy. Ganun yung ginawa ko sa ano eh, sa Supremo. Ayan siya. Pag pinatungan mo na yon, hindi na yan kita, nakausli na yan. Ang kagandahan dun, safe yung box mo kasi malapad yung inuupuan niya. Kinakapitan niya. Ngayon, yung topic natin, ito wala na to. Pero pwede nyo basihan, gawa, ano na lang kayo, tabla. Pwede rin yan, okay yan. Depende sa inyo. Ngayon, kasi hindi ako mapalagay ng ito lang kasi alanganin nga, maiksi. DIY tayo. Ayun, hanggang dito lang siya, yung bakal, di ba? Kalahati lang yung magtutornilyo, malapad to. Mabigat pa ikakarga. Baka gumanon yung box. Walang tibay, walang pwersa. Ngayon pre, DIY na lang kasi nag-canvas din ako ng pang top box carrier niyan. Sa Lazada meron yung mga DC monorack. Maganda yon, tibay, may magandang design, kaso mahal. Meron 1-2, merong 900. Ayun, yung presyo niya. Pero okay naman sana yon kung may budget ka. Si Pare Jun kasi, hindi naman minsan pero madalas kuripot yun. Hanggat maaari kung may kayang DIY o kaya remedyo, yun na lang eh. Kaya yun, DIY tayo. Meron lang ako kabilya. Hindi ko na nakuhan kasi kanina yung pag-bend nito eh. Kasi DIY yung gagawin natin para makatipid. Siyempre, yung explore nandun. At saka yung ideya natin. At saka yung diskarte, di ba? Gumana.
nakatipid ka pa. Tsaka minsan mas maganda yung ano, sarili mo rin nagawa. Nakakapag-explore ka. Tatal, sarili mo naman yan eh. Ikaw na dumiskarte, ikaw na gumawa. Mas kumpiyansa ka pa. Masusunod pa yung gusto mo, di ba? Mga ganun. Kabilya, bakal na meron dito sa bahay. Tapos, eto, yung mga gamit ko, meron akong tubo, pang bend. Ah, una, ginawa ko pre, ito, susukatin mo muna, kasi ang gusto ko mangyari, mataas, gusto ko elevated dito. Nandito, gusto ko. Kasi itong baba eh, mababa, gusto ko na sa taas, elevated yung pagkakaporma niya. Kaya una ko ginawa, sinukatan ko muna alambre. Yan, ganyan ang forma. Gusto ko mataas eh. Mas maganda tingnan, elevated siya. Tapos itong awang na to sa gitna, yan dito, pwede mo siyang gawing lagayan ng tools. O papasadyaan mo rin ng ano. O kaya, pwede mo masiksikan yan, kapote. Diba, may awang eh. At least dito, ito, itong alambre na to, dito papato ngayon yung top box. Bali ganyan ang magiging forma niya. Hindi lang nakadikit eh. Ganyan siya. Ngayon, nukatan ko to sa bakal. Sa kabilya na meron ako. Ganyan. Yan. Gusto ganyan. Ganyan sa taas. Tapos, meron nga ako nun kabilya. Mga 2 meters ba yon? Ah, wala. 1.5 meters lang ata yung kabilya na yon. Ngayon, kabilya. Sukatan mo. Gabase dito. Sa alambre. Ayan o. Oh, di ba? Tapos eh tantsahin mo na lang. Apakan mo yung kabila tapos bebend mo siyang ganyan. Dahan-dahan hanggang sa makuha mo yung sukat. Hindi mo man ma-perfect kasi wala naman perfecto eh. Eh kaya may katuwang kang martilyo. Yan, pok-pok-pok-pok lang. Tapos pag masukatan mo na 'to, try mo na doon. Ito. Yan, bali ganyan yung itsura niya. Yan, bend mo lang. Parang ring. Tapos, oh, di ba? Kapatong na siyang ganyan. Kaya naman ako na nagputol ng mga to. Eh, para pagdating sa shop, kasi wala naman ako welding machine, ispat na lang ang babayaran mo pag welding na lang. Di ba? Yan. Malapad pati. Oh, malaki ito eh. Ang pinagbasehan ko ng sukat na to, dito. Gusto ko mangyari, dito, nandito yung bakal. Mas malapad, mas matibay. Kaysa naman yung una, dito lang. Tapos kalahati lang, di ba? Alanganin. O, tinan mo diferensya ng ano, awang niya. Yan, ganyan siya. Maliban dyan, syempre, may mga bracket pa yan. Putol ka yun, may lagari naman eh. Gamitin mo yung lagari, putol ka ngayon. Hale, assemble ko lang. Tapos mamaya, papawelding na lang natin siya. E di, nakamura ka. Sandali lang. Kaka-assemble ko lang yung iba. Meron pa yun ito dito. 1, 2, 3. Tapos, para matibay pre, lagyan mo isa dito. Yan, kumbaga ganyan, nakatukod ng ganun. Yan. Dito, ganun din. Parang bracket ba? Para di siya bumigay. Nakatukod ng ganyan. Tapos dito, may nakatukod din pa ganun. Para matibay siya. Hindi siya bumagsak kahit mabigat yung karga. Tapos ito, naka-align. Ito, dito. Di, mataas na, di ba? Naka-align siya dyan. Okay. Yan, bali ganyan yung ano niya pre, itsura niyan mamaya. Ayusin pa natin yan. Ginawa ko, ako na rin nagputol, ako na rin nagsukat. Para yung babayaran mo nga sa shop, eh yung welding ano na lang, welding rod na lang. No, maliit lang yung labor na sisingilin nila. Kasi pag sa kanila ka pa nagpa-bend, sila pa magsusukat, sila magpuputol, sila mag-welding. Singilin ka ng mahal syempre. May talent pin na yun. Ngayon, ito DIY. Yan, basihan nyo lang. Pwede kayo makakuha dyan ng ideya. Share ko lang din naman. Kasi yung iba, may mga mahilig din maggumawa ng DIY dyan eh.
pwede nyo ito gawing basihan. Ayan. Dito, welding. May welding, ipapawelding nga natin dito. Tak. Ito, meron yan tukod. Papaispatan natin yan para matibay. Sa kabila, ganun din. Meron yan tukod. Maliliit lang, ano. Ayan, ispat. Ispat. Yan yung pinaka-bracket niya. Tapos dito, ayan yung sa kabila. Ah, diba? Para matibay siya. May mga tukod dyan. Wala man tayong gaya ng ganito. Diba dito eh, papadaanin. Tapos pa ganun. Hindi na, huwag na yun. Medyo mas madungis patingnan eh. Masyado ng ano, kulirete. Ito yung huli. Yan, ito pre, dapat. Siyempre, meron pa rin ito tukod. Ito, dito, tapos dyan, sa ilalim dito. May kahoy pa kasi. Nakatukod yan ng ganyan. O, oh, diba? Para matibay. Katukod yan ng ganun. Yan. So, yun lang. Yung DIY natin. Na? Ah, ito, lapat na lapat dito eh. Galing nga eh. Yan o. Oh. Yun o. Oh. Yan ang itsura niya. Ayusin pa natin yan. May awang pa. Ayusin pa yan mamaya. Pero ganyan yung magiging itsura. Tapos pakita ko ulit. Panagawa na. Yan. Pwede mo siyang nakapatong pa dito. Oh. Di mas matibay, di ba? Yan. Yung bakal niya, tignan mo pre. Oh, di ba? Lapat na lapat. Nakaupo ng maayos. Ang lapad ng base plate na yan. Kasi malaki yung box na nakalagay dyan. Yun lang. Tapos pintura, okay na yan. Talo-talo na. Ayun o. Malaki yung awang. Pwede mo gawin lagayan ng tools ito eh. O kaya kapote. Natutupi naman yung kapote. Ninipis yun eh. Yan. Tsaka mataas yung clearance niya, di ba? Unlike yung sa standard niya na ano, na bracket. Yan. Okay. Papawelding na natin to para makita na yung resulta.